sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Pinas News Insider. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon kaya samahan nyo. Oh guys, let's go! Ito ang balita ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang ACT Teacher Party List Representative Franz Castro tila nasupalpal ni Defense Secretary Gibo Teodoro dahil sa pag-question nito sa budget ng Personal Security Group ng Office of the Vice President. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang. Sa lahat ng hindi pa nakasubscribe mga kaibigan kay Pinas News Insider, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Sa aming channel, please huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, uminit ang mga eksena sa nangyaring pagdinig ng Kongreso patungkol sa budget hearing ng Department of National Defense dahil ACT Teacher Party List Representative Franz Castro muli na namang humirit at kwinisyon kung nasaan ang funding requirement ng Vice President Security and Protection Group. Ayun nga kay ACT Teacher Representative Franz Castro. Di pa kasi nila si Bakin to mga kaibigan, ano? Itong ACT Party List na to. Nakakainis eh. Laging umaapil ah. Basta pag magsena si Vice President Sara, nandiyan at lagi kumukontra yan mga kaibigan. Kung ano-ano yung mapinaghahanap niya, ano? Papansin na yun. 433, parang isang batalyon na di umano ang personal security ng Vice President Sara Duterte. Dahil dito, dinipensahan naman ni Defense Secretary Gibo Teodoro ang pagkakaroon ng Vice President Sara Duterte ng Security and Protection Group. Ayon kay Defense Secretary Gibo, tatayuan ko ito. Dahil ang VP noon ay dinagdagan noon sa PSG budget at hindi consistent ang kanilang suporta. Dagdag pa ni Defense Secretary, noon pang nakaraang mga panahon, ang security personnel ng mga VP ay kinukuha lang sa iba't ibang unit at hindi pa nakikita sa budget at hindi na re-report. At dahil nga sa balitang ito, hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan na magbigay ng kanilang hinaingat komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, Madam Castro, mag-Vice President ka muna. Yun, tama yun. Bago siya magsalita ng kung ano, no, mag-question ng kung ano, no. Ba't din niya subukan tumakbo bilang Vice President, no, kahit sa Senado man lang, ano. Hindi ko lang alam kung mananalo itong, ewan ko to, ewan ko itong Castro na to. Laging kontrabido to kay Vice President Sara eh. Bago ka mamuna, naku Castro, dami mong binubusisi. Masyado na, subukan mo ding umupo bilang pangalawang pangulo nang malaman mo kung gaano kahalaga ang ginastos ng VP. Pero ang tanong, mananalo ba kayo kung kayo ang tatakbo bilang VP ng Pilipinas? Ang motibo mo kasi, Castro, ay pabagsakin yan si VP sa... Yan yung totoo mga kaibigan, kaya pilit nilang hinahanapan ng butas ang ating mahal na Vice Presidente. Yan yung purpose nila mga kaibigan. Kaya itong mga ito mga kaibigan, kung sakali man tatakbo sa eleksyon itong mga ito, huwag niyong iboboto itong mga ito, panira lang sa gobyerno. Sara, dahil tinik siya sa mga lalamunan niyo na makakaliwa, Franz Castro, kahit anong gawin mo kay VP Sara Duterte, hindi yan tatalab. Dahil ang kaharap mo ay si Attorney Gibo Teodoro ng SND, veterano sa kanyang trabaho. Kaya ako pa sa iyo, Franz Castro, mag-lay low ka na lang sapagkat hindi ka makakalusot sa mga paninira mo kay VP Sara Duterte. Salot ka! Castro, may trabaho po ngayon ng VP. Di katulad. Grabe, ang sakit ng mga kaibigan. Yuhu! Franz Castro,
Salot ka daw. Noon, kailangan ni VP Sara ng maraming security. Kasi si VP pumupunta sa field at hindi lang nakaupo sa opisina. And go. Anyway, ang question ko po, Madam Chair, tungkol doon sa Vice President Security Group. So the funding requirements for PSG appear as line item on the GHQ, AFP, and AFP's SWSSUS budget. Pero Madam Chair, hindi malinaw kung nasaan yung funding requirement for VPSPG. Can you help us? Saan po makikita dito yung budget? Kasi Madam Chair, di ba, nabalita na merong 433. Parang isang batalyon ang magiging personal security ni Vice President. So, pwede po bang tulungan niyo po ako makita sa budget? Kasi ang President Security Group nandito, pero wala yung VPSPG dito. Kasubsume po yan under the GHQ. Pero ako po, tatayuan ko po ang necessity ng VPSPG. Kasi ang Vice Presidente po nung araw, dinadagdag yan sa PSG budget. At hindi po consistent ang kanilang suporta. Kaya minabuti po ng nauna sa akin si Secretary Lorenzana na gumawa ng VPSPG. Ang allocation po niya ay 75 million sa 2024. Kaya 400 po yan dahil OVP, mga advanced locations po na pinupuntahan niya, DepEd, rotation po ng mga staff at support ho sa kanyang opisina. Pagka hindi ho nilitaw ito ng tama, mabuti nga po nilitaw, kukunin ho ito sa iba't ibang mga units sa mga requirements niya. Kaya mabuti po nililitaw nga na klaro. So, nandito po no, doon sa sinasabi ninyong PSG protection ng Presidential Security Group? Kasama, nakasubsume po ba doon, hindi Madam po. Chair? Hiwalay po. PPSPG po. Galing sa GHQ nang gagaling. So, saan? Sa HQ? GHQ po. GHQ budget po. Nakasub-allocate na lang po dyan. Nakasub-allocate sa GHQ. So, titignan ko rin po yun sa hindi po sila page 676. Kaya po, hindi po sila... So, ibig sabihin na, nito, ang sweldo kinukuha sa DND pa rin po? Sa GHQ po, sa AFP, hindi po sa DND. Sa AFP. Sa AFP. Ang okay. Sweldo po ng DND, hiwalay po. Okay, so, sinasabi niyo po na itong mga 433 na secure forces ay ano no? 433. Nagmumukha ng tanga sa mga tanong niya, mga kaibigan, ano? Ano kaya ginangyari dito kay Castro, ano? Hindi niya alam mga pinagsasabi niya, ano? May kodiko naman. 345 po ang actual. Pero nakalagay po sa COA report ay 433. Pilit lang sila talaga naghahanap ng butas, mga kaibigan, para siraan ng ating mahal na Vice Presidente. Last year po yun. Hindi po okay, so last year 433, this year ilan po? 345 po. Okay, 345. Sa history po ba ng ating ano no security ng Vice President, ilan po ba yung common na dinidetail po ng AFP, Madam Chair? Madam Chair, I was reviewing the guidelines. The security guidelines, what it says here is just, it's just to develop a security sector assistance roadmap to identify priority defense platforms, no? In order for our modernization planning with the United States. Enforce packages over the next 5 years to bolster capabilities, but that does not imply Madam Chair, yung sinasabi ko pong security, parang mali po yung sagot sa akin ng Secretary. Madam Chair, ano po ba yun? Tinatanong ko lang po, sa kasaysayan, nagkaroon po ba ng ganito karami na security? Madam Chair, I'm just interjecting for the previous President. Question on the guidelines. Because okay, at tapos na po tayo doon sa bilateral security guidelines. Sabi ko, sa plenary na lang po natin yung pag-usapan, Madam Chair. Okay. Intervention po ang US. It is just to coordinate with our modernization po. Okay, so... Ngayon po, sa kasaysayan, mga vice-presidente po, inasignan po na malaki. Ngunit hindi naka-reflect sa separate unit.
Okay, so tama po. Kasi on previous BPs, as far back as 80s, made do with BPSD, mainly a small detail lang po. Ngayon mukhang hindi nagkakasya sa isang humble unit with humble funds ang BP at pamilya nito. Kung titignan po natin sa kasaysayan, including aid de camp ay 200 personnel hanggang 300 personnel po. Kaso kumukuha po sila ng ibang tao na hindi reflected, Madam Chair. Kaya nga mabuti ito, naka-self-contained na ito, hindi kumahatak ng ibang tao na hindi po nare-report. Okay, so magandang makumpirma na rin ng DND bilang na-activate ang BPSPG, yung nailabas ng ng ating Vice President around time na activation ng ceremony. Okay, so yun lang po at yung pong mga MOOE under din po ng AFP yon. Nakabilang na po yon doon sa 75 million na po yon. Okay. So next question ko po ay yung tungkol doon sa MUP. Doon po sa MUP na banggit niyo Miss Madam Chair, Mr. Secretary, na kayo po ay tutol doon sa contributory, magko-contribute yung ating mga MUP kaugnay doon sa kanilang pension. Pwede po bang ma-expand po niyo at bakit po? Kami po itutol doon kasi nung pumasok po sila sa serbisyo, wala po yung usapan na magko-contribute sila, lalo na po ang mga retirees natin. Sa bagong entrance po, wala po kaming tutol upang masigurado na hindi nakasalalay lamang ang kanilang pensyon sa GAA. Kasi may panahon na nagkakaroon ng shortfall, kaya po nagkakautang at hinahabol po natin. Kaya po tayo gumagawa ng pondo. Pero sa kasalukuyan ngayon, po, na mga pumasok na sa serbisyo, lalong-lalo na nag-invest na napakaraming panahon, bakit pa natin papalitan ang kanilang rules of the road down the game? At ang amin po ay kaya po namin sapuhin yan kung magkakaroon ng AFP Retirement Trust Fund dahil po sa real estate assets ng AFP na ilalagay po natin. Pangatlo po, hindi na po lalaki ang size ng AFP. Ganyan na lang po siya. Hindi katulad po ng kapulisan at ibang mga serbisyo na lalaki dahil sa required population to policeman or fireman ratio sa population density ratio. Okay, sa kasalukuyan po, Madam Chair, ilan po ba yung mga MUP natin? Mga 138,000 po. Ang hindi po MUP, AFP retirees po is 138,000. At yun na nga mga kababayan. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli, ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.